Buenos días, amigos y amigas. Once again, we are discussing a hot topic at ang title ko po dito ay Pobre versus Mata Pobre. So yun po ang discussion natin. And it is based on recent statements ni Mayor Isko. Yung repeatedly na ginagamit niya po na salita, pedigree. Pedigree. Ginamit niya po itong salita nung tinanong siya yung ukol sa possible endorsement ni President Duterte at saka yung endorsement ng PDP Laban kay Bongbong Marcos. Sabi niya, buti pa sila, anak ng mga mayayaman. Si Bongbong Marcos, anak ng mga prinsipe ng politikaw na trilyonaryo na siguro sa nakaw na yaman sa buong Pilipinas at na nakatago pa sa Swiss account, sa Switzerland, sa US at kung saan-saan pa dito sa Pilipinas sa mga negosyante na cronies ni Marcos. Siyempre, kung manalo, wipe out po yan. Babalik sa kanila yan at yung mga kaso nila, wipe out na rin po. Gagawa sila ng paraan na hindi na nila babayaran yung 203 billion na utang nila na estate tax. Baka babalik na rin pa nila, sasabi nila, ang gobyerno pa ang dapat bayaran sila sa daños perjuicios. So, sabi ni Mayor Isko, buti pa sila, may pedigree, buti pa sila, anak mayaman. Anak mayaman si Marcos, plus anak mayaman si Sara Duterte, pero sabi niya, tayo anak mahirap, kaya diretso lang tayo sa mga tao, sa mga mahirap rin. Kaya, yun nga po, tama talaga yung title nito, Mata Pobre versus Pobre. Kasi po, paano ba naman kung hindi mata pobre si Marcos po? Sino ba naman matinong tao na may pera naman po, na may Italiano gold daw, magpapasakay yung mga ordinaryong tao sa mga kwan po, sa mga truck po na sinabi na ng isang councilor sa probinsya po na illegal na dangerous pa kasi ang dapat lang sa batas ngayon, si LTFRB, pwede mo lang isakay sa truck yung mga graba, yung mga gamit po na hindi tao po, mga animal, mga semento, mga yero, ganun. Pero tao, sinasakay mo sa bus o sinasakay mo sa kotse, ganun. O sa kwan po, sa mga van. Pero sila po, repeatedly, at nakita natin yan, na kumakalat sa mga post po, pinapasakay talaga nila sa kwan po. So, impact po, nung ginawa nila yan sa Visayas area, naalala po yung mga taga-Visayas, sa Negros ata, na gawain po ito ng mga sugar baron po, yung mga panahon ni Marcos, ang namumuno sa bansa, yung mga exporter ng sugar po sa buong mundo. Sa ang trato nila po, lalo na mayroong karamihan dyan, mga Espanyol pa po. So, ang tingin nila sa mga Pilipino ay animal lang talaga. Ang tingin nila sa Pilipino ay parang unggoy na walang dignidad. Kaya ginagamit po nila ang pinapasakay nila sa mga yan, sa mga truck po. So, naulit po yan at naalala nila yan. They recalled those times at bumalik ang memory sa kanila. Ang masakit lang po, kaya masasabi rin natin na si VP Lenny Robredo rin po ay pwede rin natin i-consider na mata pobre kasi ganun din po, kumakalat rin na marami mga posts na pinapasakay rin niya yung mga supporter niya sa track po. Kung siya po ang matino, kahit wala siyang alam sa organizer na ginawa yun, sana she called their attention and sana sinabi niya, wag niyo gawin yan, may dignidad ito mga tao, but the fact that she allowed it, lumalabas na rin sa perception ng mga tao, mata pobre na rin po siya. So, yung nga po. Kaya po, tinanong na naman si Isko sa ukol sa bagay nito na sinabi na yan po na yun maskwan po hoping pa rin po siya for the best na ma-endorse siya ni President Duterte pero sabi niya ang okay lang kung wala kasi nagbibigay naman sa kanya ng loob po yung magandang reaksyon ng mga tao po nakikita nyo sa init ng araw po lumalabas po talaga sila kaya sabi niya yung hope may pag-asa kayo ako kumbaga
kaya nga po laban ng pobre at mata pobre kasi you are me. Kasama tayo mga mahirap, sabi niya. Kasi hindi naman pwede mag-pretend na mahirap si Marcos, mag-pretend mahirap si Lenny, mag-pretend na mahirap si Sara Duterte po. So, sabi niya, we'll do our best. Ikot lang tayo, diretso sa tao. Palapit sa tao, puro tao. So, yun po, puro tao. Yung tinatawag na mga mataataas sa sosyedad, mga slop soil or hampas lupa. So, tayo yun po. Yun ang tingin nila sa atin po. So, pero ang maganda lang po, habang dumidiretso si Mayor Isko sa tao, tanungin ko lang kayo, tayo ba sa Pilipinas mas maraming mayaman o mas maraming mahirap? Yung nga po, parati sa nagtatanong sa akin, may chance pa ba si Mayor Isko? Sinasabi ko, nagko-connect siya sa mahirap. So, buti sabi ko, kung nakatira tayo sa pinuntahan ko mga lugar na tulad ng Switzerland, Austria, na mas marami pa po ang mga mayaman dyan or middle class kaysa mahirap. Minority lang talaga ang mahirap. Pero nasa Pilipinas po tayo. Karamihan po sa mahirap ay, they identify themselves with the mahirap. Kaya nga po, ang attitude natin pare-pareho po. Eh, tingnan nyo. Ang attitude ni Marcos sa gobyerno ay different sa mahirap po. Tayo mga mahirap, we pay our taxes. Si Marcos doesn't pay his taxes. Kahit gaano kayaman po. Tayo mga mahirap, nagsasauli po tayo kung nakikita natin na napupulutan natin mga wallet po. Pero mga Marcos po, kahit bilyon-bilyon na, sinabi ng Guinness World Record na pin-number one magnanakaw sila, deny pa rin hanggang ngayon, ginagamitan ng mga lawyer nila, binabayaran yung media, binabayaran yung mga bloggers, binabayaran yung mga trolls para baliktarin yung storya. Sinasabi, hindi sila nagnakaw, walang kaso na naging final laban sa kanila. Pero po, hindi lang po sa Pilipinas may kaso na finality na nagnakaw sila. Mayroon rin pong kaso kaya hindi na po wanted si Bongbong po sa US kasi mayroon siya hindi ata siya umpir sa kaso niya sa korte doon sa katiwalian nga dito sa Pilipinas kasi hinahabol rin ng Amerika yung kasi po yung kasama sa nagnakaw nila yung binigay ni President nag-donate loans and aids na dinonate ng Amerika under the administration of Ronald Reagan po na artista rin. Kaya very close po siya kay Marcos na magaling rin po mambola ganun sa time na yun. So marami po, billion-billion rin nagbigay dito sa kwan at yung po binulsa ni Marcos. So hinahabol yun ang Amerika pero hindi umapir si Bongbong or na-contempt of court siya, hindi siya umapir. So milyon-milyon na po, lumaki na rin po yung dapat bayaran niya as contempt of court po sa Amerika. So, sa Amerika po, na-rule na rin yung mga kaso doon, ilan sa kaso doon na nagnakaw nga sila. At saka sa Switzerland po, kaya yung Switzerland, prinis po yung mga account nila. Prinis po yung mga pera ng mga Marcoses. Dahil, klarong-klaro nga po na-establishing si Switzerland na nagnakaw sila. Lahat po naman makikita nyo ito sa Google. Magsipag naman kayo kung gusto nyo i-argue si Blogcaster, do your own work. I-Google nyo to at makikita nyo doon. So hindi po niya pwede sasabihin pinipersecute ang pamilya niya sa Pilipinas kasi kahit sa Amerika, kahit sa Switzerland, talo po sila sa mga kaso po or may mga pending na kaso po sila. So yan po ugaling mata pobre na deny to death, hindi umaamin ng kwan, hindi binabalik yung nakaw or napulot na pera. Hindi tulad natin kung nakita sa jeepney, kahit naka-jeepney lang tayo, kahit naka-tricycle lang tayo, ibabalik natin yun. Isa pa. Yung po, yung hindi siya nag-appear sa mga debate kasi ang tingin niya po, mas mataas ako sa inyo. Hindi niyo ako pwede hawakan, hindi niyo ako pwede turuan. So, ako ang job applicant, hindi dadaan sa hindi kukuha ng MBI clearance,
hindi magpa-interview sa HR, hindi kukuha ng police clearance dahil Marcos ako. So yun rin po, ugaling mata pobre rin po. Si Mayor Isko, dumadaan lahat yan, kaya binubugbog siya sa issue ng 50 million na naiwan sa campaign funds niya dahil siya mismo inamin, binubugbog siya sa issue ng 70 million na sell-in niya, net worth niya, dahil inamin niya po. So, pero si Marcos po, tago lahat, hindi umaapir sa mga debate dahil sa tingin niya, mas mataas siya. So, tayo mga mahirap po, mag-isa na talaga tayo ngayon. Siyempre si Vlogcaster, hindi naman po ako plastic, hindi na po ako mahirap ngayon, pero na lumaki po ako sa hirap. So, my heart is still with the poor and my heart is still with Mayor Isko. Magsama-sama na po tayo lumaking mahirap let's support Mayor Isko and let's help him. Ikalat at i-share nyo itong vlog so people will know about this issue po. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.